Hi! Magandang araw po. Update lang po ako ngayon sa aking mga tanim na papaya. 2 months na po ito mula nung aking may tanim sa timba. No? Wala kang hinap space, sa Metro Manila kayo nakatira. Sa mga timba po ay pwede kayong magtanim tulad po ng aking ginagawang pagtatanim. Ang papaya po ay tinatanim siya through seeds. No? Pwede po siyang direct planting, pwede naman po ninyong ipunla muna. Ako po na ginawa ko nito ay direct planting. Ang lupa po na aking ginamit ay 60% buwanggang na lupa, another 20% ay vermicast. Tapos naglagay din po ako ng kokopit na 20%. Napakadali pong alagaan at patubuin ng papaya. Huwag nyo lang po siyang i-overwater. Ano? Kapag na-overwater po yung papaya, ay maninilaw po yan yung kanyang dahon. No? Ang iba po kasi, dilig sila ng dilig, so nasosobraan sa tubig yung kanilang talim na papaya. So dapat ay katamtaman lang, manatiling moist lang po yung lupa, no? Kaya kung sa mga plantation po talaga ng papaya, para pong nakapilapil ito, no? Nakaumbok yung lupa, no? Nang sa ganun, kahit umulan, aagos lang po yung tubig, hindi po mananatili. Hindi mag-i-stay dun sa kanilang ugat, kaya maganda pa rin yung tubo ng kanilang mga tanim na papaya. Ang papaya po, kapag itinanim mo, within 6 to 8 months, ano, makakaharvest ka na ng bunga. Hilaw na bunga ng iyong sariling tanim na papaya. Pwede po yung pantinola, pwede po yung gawing atsara, at yung masarap na okoy. Isa po sa aking paborito. No? Pag gusto nyo naman po ng inog, 9 months to 1 year, makaka-harvest ka na po ng iyong sariling tanim na bunga ng papaya. So tingnan po ninyo yung ating tanim na papaya sa mga timbalang po. Ano? Ang variety po nito ay Red Lady variety. So ayun po yung ang tataba po nila, makikita po ninyo, no? Ibig sabihin po kapag mataba sila ng ganyan ng kanilang mga puno at green na green yung kanilang mga daon ay maganda po, no? Sapat po, maganda yung nutrients na kanyang nakukuha, sapat sa kanyang pangangailangan, ano? Makikita po ninyo, hindi po puno yung lupa, nagdadagdag na lang po ito habang lumalaki siya. Nilalagyan ko po ng natural at organic na pataba. Ito po yung vermicast. So ganoon lang po kasimple at kadali ang pag-aalaga ng papaya. Mula po ngayong araw na mapanood nyo ko, nawa po ay magtanim na rin po kayo ng papaya. Napakarami pong taglay na health benefits sa ating katawan. Kung kayo po ay constipated, hirap sa pagdumi, ano? Kumain lang po kayo ng papaya. Magimagas kayo, ano? Yung hinog na bunga ng papaya. Tiyak po ay gaganda ang iyong pagdudumi. Loaded po ang taglay na nutrients. Meron po siyang enzyme na kung tawagin ay fafain. Kaya good for the muscles po ang papaya. Meron po siyang carotenoids at lycopene. Maganda po siya sa ating paningin. May mataas siyang antioxidant content na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Improve heart health. So maganda rin po siya sa ating puso, ano? Protect sa against sa skin damage. Meron po siyang taglay na vitamin A, vitamin E at vitamin C. Ilan lang po 'yan sa napakaraming taglay na herbent sa ating katawan ng papaya. Magtanim din po kayo ng papaya. Salamat po.